Ang taunang PBA draft ay isa sa mga pinakaabangang post-season event sa PBA. Layunin po nito na makapili ang mga koponan ng liga ng mga mahuhusay na manlalaro mula sa college or amateur ranks. Kadalasan ang mga nasa bottom teams or di kaya mga expansion teams ang nabibigyan ng pagkakataon na unang makapili. Kaya naman trabaho po ng scouting ng isang team na aralin maigi at salain ang player na kanilang kukunin. Ngunit sa kasaysayan ng liga ay may mga ilang first overall pick na sinasabing nasayang o hindi nakapag-perform kagaya sana ng inaasahan sa kanila. Una ay ang 6'7 star center ng Ateneo noon na si Alex Araneta. Two-time UAAP champion po ito at isa nga sa mga inaabangang sentro. Ito po yung mga panahon kung saan lamang ang mga matatangkad pagdating sa PBA draft. Matapos kunin ng Alaska bilang top pick noong 1991 at makasama nila sa tatlong kampyonato ay tila short-lived career lamang ito. Dahil nga after lang ng 1995 season ay tuluyan na itong nagretiro. 2010 PBA draft naman nang kunin ng nagpapalakas na Air 21 si Noy Baclaw. At bakit hindi? Two-time UAAP champion po ito, UAAP Defensive Player of the Year at minsan pang naging UAAP Finals MVP. Bagamat hindi talaga kilalang scorer at ang tunay na bentahin niya ay ang kanyang depensa, kaya naman nabansagan pa itong Mr. SWAT. Nga lang ay pagdating niya sa PBA ay di hamak na mas malalaki ang kanyang mga babatayan na kadalasan naman ay nagre-resulta sa isang mismatch. 1990 naman ang makuha ng Presto Tivoli ang star player ng University of San Jose Recoletos Jaguars at RP team member na si Peter Apet Howe. Nga lang ay tila nasayang lang din ang top pick ng Presto na dumanas ng injury at medyo inalat din ang shooting pagdating sa Pro League. Buti na lamang po at nakuha rin nila si Jerry Esplana bilang 9th pick overall at nahirang pangang Rookie of the Year ng taong yaon. Ang kauna-unahan naman na PBA draft na si Sonny Cabato po ay isa sa mga pinangingilagang big man noon. Bukod sa 3-time PABL champion ay 2 beses din po itong nahirang na league MVP. Nga lang ay tila nahirapan din siyang gamitin ang kanyang height at bruskong pangangatawan dahil nga sa noong mga panahon na yon ay mas sumisikat ang mga scorer na players. Dahilan naman upang ma-relegate siya bilang role player at nauwi na lamang sa pagiging journeyman. Ito ba, naaalala nyo pa? Two-time UAAP MVP, champion at naging defensive player of the year pa nga. Pagdating naman sa PBA ay tinalo pa nito si James Siap sa labanan para sa 2004 Rookie of the Year Award. Nga lang ay nang mga sumunod na taon ay unti-unti na ring bumaba ang antas ng kanyang laro. Lagi itong laman ng mga trades at never pa nga muling umingay ang kanyang pangalan sa PBA. Hanggang sa nagretiro na nga ito noong 2016 ay never na itong nakalasap ng kampyonato sa liga. 1988 din ang maging top pick ng pinakabagong expansion team na Pure Foods ang 6'5 center na si Jack Tanuan. Nga lang ay nagsilbi lamang itong backup center sa team na mayroon ng Ramon Fernandez at Jerry Codinera. Nagpalipat-lipat rin po ito ng mga koponan hanggang sa mapadpad nga sa karibal na liga ng NBA. At ang nanguna po sa ating listahan at talaga namang nakakapanghinayang na first overall pick ay walang iba kundi si Earl Sonny Alvarado. Bagamat hindi siya maihahalin tulad sa iba na bumaba ang level ng laro pagdating sa Pro League, ay kakaibang panghihinayang naman po ang meron sa kanya. 1999 nang maging top draft ito ng Tanduay Ram Masters at agad nga na gumawa ng impact nang buhati ng kanyang team sa finals sa kanya pa lamang rookie season. Parang import ang laruan nito, ngunit lingid nga sa kaalaman ng marami ay isa daw pala talaga itong import at walang dugong Pilipino. The Punisher pa nga kung tawagin siya, kaya naman punishment din ang inabot at napaalis sa liga dahil di umano sa pamimeke ng kanyang mga dokumento. Kaya naman isang malaking sayang talaga na top overall pick. At paano nga kaya kung may halong Pinoy ito?
So yan po ang ating listahan ng worst PBA top overall picks, mga manlalaro na hindi gaanong nakapagpakita ng kanilang tunay na potensyal pagtungtong nila sa liga ng PBA. Kayo mga kabasketball, sino pa sa tingin nyo ang dapat na maisama sa aking listahan? I-comment lamang sa baba ng video at akin naman itong babasahin at sasagutin. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.